mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig." Iniwan ni Jesus sa mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. "Kayo man ba'y wala ring pag-unawa?" tugon ni Jesus. "Hindi ba ninyo alam na hindi nakapagpaparumi sa tao ang kinakain niya, sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idinudumi?" Sa pagsasabi nito ay para nang ipinahayag ni Jesus na maaaring kainin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita, "Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, sapagkat sa loob sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-udyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan, tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, kapalaluan, at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. At idinagdag niya, "Ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa tao." Para maging malinis ang isang Hudyo, kailangan iwasan niya ang ilang mga pagkaing itinuturing nilang marumi, kagaya ng baboy. Kailangang iwasan din nilang dumulog sa pagkainan kasama ang mga taong itinuturing na marumi, katulad ng isang pagano, kolektor ng buwis, pastol at mga babaeng upahan. Marami pang ibang mga kautosan ang sinusunod ng mga Hudyo para umiwas sa mga maruruming tao o bagay sa kanilang paligid. Kapag mabusisi ang ginagawang pag-iingat sa mga marurumi, itinuturing na higit na banal ang isang Hudyo. Nang umalis na ang mga tao at nang sila-sila na lamang sa loob ng bahay, saka sinabi ni Jesus na malinis ang lahat ng pagkain. Natural na isipin na mayroong mga pagkaing nakalalason o nakapagdudulot ng sakit sa tao. Ngunit ang pagkaing material ay nakapipinsala lamang ng katawan. Ang tunay na marumi na nakapipinsala sa tao ay ang mga binanggit niyang mga bunga ng kasamaan na nagmumula sa kalooban ng tao. Pagsasagawa. Mga maruruming bagay na nagmumula sa kalooban ng tao, alin dito ang kailangan kong alisin sa aking sarili? Kahalayan, pagnanakaw, pagpatay, pakikiapid, kasakiman, pandaraya, kalaswaan, pagkaingit, paninira, kapalulaan, karahasan.